kalooban ng isang hardware store sa Quezon City. Sarado ang ilaw sa tindahan ng maganapang pagnanakaw, pero malinaw pa rin na huli cam ang mga suspect dahil lang CCTV. Meron palang night vision. Nakatutok si Dante Perello. Exclusive! Kuha ito ng CCTV nang pasukin ng isang lalaki ang hardware store na ito sa Fairview, Quezon City pasado hating gabi kahapon. Nagmatsyag ito ng 2 minuto at lumabas. Makalipas ang kalahating oras, bumalik at may kasama ng isa pang lalaki. Naghalughog, inipon ang maaaring pakinabangan, saka iniabot sa isa pang kasamang nasa labas lang pala ng hardware. Makalipas ang 2 oras, muling nagbalik ang 2 lalaki. Tinangay ang isang cellphone, mga kahon ng electrical cables at ilang lata ng contact cement na aabot sa halagang 100,000. Karamihan ng mga item na kinuha nila, yung medyo mahalin, medyo pepedit siguro nilang ibenta, like yung mga electrical wires na medyo mahal, kinuha nila yung mga malalaki. Sarado ang ilaw sa loob ng hardware ng maganapang pagnanakaw. Pero may night vision ng CCTV, kaya malinaw pa rin nakuna ng itsura ng isa sa mga suspect. Gayun din ang tattoo sa likod nito na maaring gawing basehan para mabilis ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. May gwardya ang hardware pero sa umaga lang naka-duty. Itinaon rin na malakas ang ulan ang isagawa ang panluloob, kaya di namalaya ng katiwala. 4 na oras na niraransak yung store. Imaginin mo kung gaano karami mahahakot nila in 4 hours. Wala ba diyang mobile? Wala bang mga police na umiikot dyan? Yung mga ganyan, yung police visibility na tinasabi nila na sana kung may mga police na umiikot, may iwasan nila yung ganyan. Ilang metro lang daw kasi ang layo ng hardware niya sa QCPD Station 5. Pinuntahan namin ang istasyon ng police. Pero wala daw doon ang investigador na maaring magbigay ng pahayag. Nagsasagawa raw ng follow-up sa iba pang kasong hawak nito. Dante Perello, naka-alerto, 24.